Hi guys, welcome to Isabela's TFC Trouble Fashion and Cooking. So today guys, ipapakita ko sa inyo yung pinasalubong sa akin ng Moriecos from Isabela. Ito siya guys, so basically in-steam ko ulit siya para lumambot. So tikman natin, yung feelings nito sa loob talaga yung nagdala, tsaka masarap siya. So pangalawang try ko na ang Moriecos kasi noon pinasalubungan ako. So maraming salamat po sa nagbigay sa akin ng pasalubong. Makakatikim ulit ako ng Moriecos. So this is the feelings that I'm actually trying to talk to you. Yung nasa loob niya, grabe. Masarap siya, guys. So hindi ko alam kung paano lutuin ito, but hopefully matutunan natin. Pero siguro may secret ingredients ang paggawa ng Moriecos na ito. Sarap. So guys, tong kakanin na ito is actually famous siya sa parting Isabela, somewhere ganun. So salamat sa nagpasalubong sa akin ng Moriecos. So sikat ito sa, you know, sinabi ko sa Isabela kanina. So, Moriecos steamed sticky rice with sweetened coconut curd filling. So, ito siya guys. Ayan. So, masarap siya. Bali, nag-steam ako. And basically, pangalawang beses ko palang nakatikim ng ganito. So, salamat sa nagpasalubong. And it's actually good for coffee. Tapos, sakto pa ulan. Tara, merienda tayo guys. Ko talaga kilala yung Moriecos na ito until may nagpasalubong sa akin noon. First time ko siyang matikman, so nasarapan ako. So this Moriecos is actually, they actually bringing this overseas. And sa pagkakaalam ko, Moriecos is actually famous somewhere in Isabela. So guys, kilala ko na si Moriecos, sana natikman mo din ito. Talaga. Ayos, magaya ko tong recipe na ito. Parang feeling ko may secret yung recipe ng pagkain na to, yung pagluluto nila. Tsaka kung bakit hindi siya napapanis kagad. So
So to me, this Moriecos tastes like heaven. To others, maybe not. Pero talagang masarap siya, guys. Lalo na if you're going to drink coffee together with this Moriecos. So thank you so much for watching, guys. I hope to see you again next time. Have a good day and cheers, everyone.